Noong nakaraang buwan ay napabalitang muli ang basilan dahil may nahuli ang improvised explosive device at mga baril sa isang bahay roon. Nahulihan ng mga pampasabog at bala ang Provincial Director ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Basilan. Kaya naman, nakakalat sa buong isla ang Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP report, about 30 active members na lang daw ng Abu Sayyaf Group ang kasulukuyang pinaghahanap ng batas. Sa ngayon, meron ng 226 Abu Sayyaf Group members mula sa iba't ibang subgroup ang sumuko na sa militar. Simula tayo ng Tuburan, Akbar, Haji Muhammad Adjul, and we go up to Ungkayapukan, Tipo-Tipo, Albarca, Sumisip, Maluso. Ngayon, nandito tayo ngayon sa 3rd Scout Ranger Battalion Headquarters at pupuntahan natin yung isang ASG returnee. Siya si Fahad Jamiri Alpad, dating sub-leader ng Abu Sayyaf Group noong 2007. Pumayag siyang magpakita ng kanyang mukha dahil may panibago siyang misyon. Nakasali ako sa grupo, ma'am, ng hindi sinasadya. Kasi nung time na yun, balay, tumutulong din naman ako sa gobyerno. Pinapalakad ako ng isang kaibigan ko na sundalo sa Marines. Balay, inutusan niya ako magbenta ng mga bala. Nag-extortion kami para may pambili kami ng bala, panggastos, saka sa mga kasamahan namin. Ngunit, lahat ng ito ay nagbago dahil sa isang malaking desisyong pinili niya. Nagbagong buhay kami, ma'am, lang dahil sa pamilya namin. Gusto namin guminhawa ang mga pamilya namin. Ayaw na namin magaya pa sila sa amin. Sa programang Return, Reform and Reintegrate ng local government ng Basilan at Military, nabigyan ng pagkakataon ang mga sumukong ASG na makapagbagong buhay. So this is to give them hope, to give them a dream, na makita nila pwede pala, na meron palang ganito. Pasalamat talaga kami kasi yun talaga, ina-accept nila kaming kapagbagong buhay. Matagal na namin inaasang puro pagbabago. Mahigit 8 taon ring hindi nakasama ni Fahad ang kanyang pamilya dahil sa pagtatago sa kabundukan. Okay na po ngayon kasi okay naman po ang lahat, legal na lahat, hindi na kailangan magtatago. Sa ngayon, malaya na niyang nagagawang makasama ang kanyang pamilya. Nakakapaghanap buhay na rin siya ng marangal bilang topper ng rubber trees at pag-aalaga ng hayop. May stone graveling din siyang pinagkakakitaan. So magkaling tingin kayo po sa mga ganito? Kapag ako yung nagbebenta, kapag ako naman yung magpupuhon ng dalawa, marami. Kasi nasa 1,000 cubic. Kung makasupply ako ng 1,000 cubic, nasa 100,000 na rin. Ang naging hakbang na ito ni Fahad ay suportado ng kanyang komunidad. Protekto sa mga civilian dito, ma'am. Oh, lahat ng mga kabutihan ginagawa nila, ma'am. Mabuti siyang tao, mabuting kausap. Humingi kami ng kapatawaran, ma'am, sa kanila. Sana mapatawad nila kami kung ano man yung nagawa namin. Yung iba kasi, hindi na namin alam kung sinong naging biktima namin. Inaalalayan nila kami para wala talaga kaming magawa na kakaiba. Para wala kaming magawang kasalanan pang muli. Katulad ni Fahad, sa batang edad ay namulat na rin sa turo ng Abu Sayyaf si Adzar. 18 lamang siya nung inimbitahan siyang sumali. Sa loob ng 6 na buwan ng pag-aaral sa Turil, napag-isipan niyang ibang mundo na ang dapat niyang tahakin. Nabalitaan ko na lang doon sa loob na yung mga kasamahan ko, yung mga kaibigan na nag-invite sa akin dati ay namatay na o kaya napatay na. Ngayon, wala siyang pagsisisi sa kanyang desisyong umalis sa grupo. Lalo pat, isa na rin siyang nagsusulong ng mga programang pangkapayapaan sa kanilang lugar. Ginagawa namin ay nag-a-advocate for peace dahil gusto namin yung kabataan ng Basilan ay ma-empowered at well-equipped para kung ano man yung kakaharapin nila ay magiging handa sila sa balang araw. Layunin ni Adzar at ng kanyang grupo na mawaksi ang mga nakakatakot na alaala at mapalitan ito ng masayang memorya. Ako bilang isang kabataan na dati napasali sa mga masamang gawain o kaya sa mga lawless elements, gusto ko wala nang ibang kabataan na maka-experience pa kung ano man yung naranasan ko noon. Lahat tayo may pagkakataong magbago. Kailangan lang natin buksan ang ating isipan, ang ating puso. I am Manasugadol, dito sa Basilan, and I stand for truth.